Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Hindi ang talang at pagsamong ng bayan mo. Diba po, oh, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magpon at sambahin ang kon. Mag-iwang tayo sa aking debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinhin ang pagsamong at pagsamong ng bayan mo. Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasal sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinusunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na lang ang bingi at nakapagsalita na ang pipi.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung katabi pakisabi. Good morning. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan po ulit yung katabi, pakisabi, Ephphatha. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Ephphatha? Mabuksan. Sabay-sabay po nating sabihin, mabuksan. Yan po. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon. Mabuksan nawa yung mga buhay natin sa kanyang mga mensahe. Ano pong mahirap sa mga nagiging ugnayan sa mundong ito? Anong nagiging dahilan ng mga nagiging problema sa mga relasyon sa mundong ito? Mula sa pamilya, sa mga nag-iibigan, o kaya naman sa anumang mga grupo, nagkakaroon po ng problema kapag nagsasarado na tayo ng ating mga sarili. Nagkakaroon ng problema yung buhay ng mga tao kapag hindi na marunong maging bukas at hindi marunong makinig. Yung mga anak nga po, di ba? Ang mahirap na utusan ay yung mga nagbibingi-bingihan. Yung sinasadya na hindi pakinggan kung ano yung iniuutos ng kanilang mga magulang. Pakicheck po yung mga katabi. Tanungin ninyo, bingi ka ba? Hindi naman siguro. Ginawa niyo naman yung sinabi ko. Ibig sabihin, nakakapakinig pa kayo. At sabi ng ating Panginoon sa Salmong Tugunan, tinig ko'y iyong pakinggan. Tinig ko'y iyong pakinggan. Napakahalaga po na kapag tayo ay humaharap sa ating Panginoon, tunay nating buksan yung ating mga sarili upang mapakinggan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Dahil kung hindi na tayo magiging bukas sa sinasabi ng ating Panginoon, yung ugnayan natin sa Panginoon ay unti-unting mawawala at masisira. At sinong magiging kawawa? Hindi naman ang Panginoon kung hindi tayong mga hindi nakikinig sa Kanya. Dahil ang nais lamang ng Panginoon, mapabuti yung buhay ng bawat isa sa atin. Yung tanging nais ng Panginoon, maging maganda yung buhay ng bawat isa sa atin, dito pa lang sa lupang ito. Puntahan po natin yung unang pagbasa, yung naging karanasan ng kaharian ni Solomon. Napakaganda po ng simula ng kaharian ni Solomon, ng kanyang paghahari. Nang hingi siya ng karunungan sa Panginoon upang makapamahala siya ng matagumpay sa kanyang bayan. Nakapagpagawa siya ng templo para sa ating Panginoon. Napakaganda. Lumaki yung kanyang kaharian. Pero napapakinggan na po natin sa unang pagbasa. Dahil sa kanyang pagtalikod at pagpili sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, dahil sa kanyang pagsasarado sa ating Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, yung sa unang pagbasa po, ang nangyayari na ay nagkakawatak-watak na yung kanyang kaharian. Winawarak na nang hindi niya pakikinig sa ating Panginoon. Nagiging magulo na, nagiging hindi na isa, nasisira at bumabagsak. At ganun din po yung mangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid. Darating yung pagkakataon na magiging maganda yung buhay natin dahil pinapakinggan natin yung ating Panginoon. Pero kung darating yung punto sa ating mga buhay, natatalikod tayo sa ating Panginoon dahil sa kanyang mga binibigay na biyaya, nakakalungkot po na dahil sa mga nakuha ni Haring Solomon na yaman at kaharian, nag-focus siya sa yaman at kaharian ng mundong ito
at tinalikuran yung ating Panginoon. Huwag po sana tayong maging katulad ni Haring Solomon na tumalikod sa ating Panginoon na nagnanais ng mabuti sa atin. Kaya anong nangyari sa kaharian niya? Nahati sa dalawa. Napunta yung Northern Israel sa isa pang hari at naiwan na mas maliit yung kanyang kaharian sa kanyang anak, Southern Israel, Southern Kingdom. At ano pong sinasabi sa buhay natin ito? Kapag tayo ay lumalayo sa ating Panginoon, kapag tayo ay tumatalikod sa Kanya, may iwan tayong wasak-wasak, may iwan tayong maliit. Akala natin sa umpisa ay okay lang yung ating mga ginagawa, pero kalaunan yung magiging epekto nito ay mararanasan natin at mararanasan din ng mga taong malalapit sa atin at mga taong ipinapadala sa atin ng ating Panginoon. Mararanasan at mararanasan yung epekto ng ating pagtalikod sa Diyos. At yun yung naranasan ng mga kasunod na lahi ni Haring Solomon. Kaya mga kapatid, huwag nating tularan yung nangyari kay Haring Solomon. Sino pong tutularan natin sa araw na ito? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Merong isang bingi at utal, hindi makapagsalita, inilapit sa ating Poong Hesus Nazareno. Inilapit at yung Poong Hesus Nazareno, anong ginawa sa kanya? Binuksan yung kanyang tinga, binuksan yung kanyang buhay para makapasok yung mensahe at presensya ng ating Panginoon. At nung binuksan ng ating Poong Hesus Nazareno, yung kanyang buhay sa pagdating ng presensya ng ating Panginoon, anong nangyari? Naging buo siya. Gumaling siya mula sa kanyang karamdaman. Gumaling siya mula sa kanyang kakulangan. Ito po yung imbitasyon sa atin. Meron pong mga kakulangan, meron pong nagiging mga diferensya yung ating paglayo sa ating Panginoon. Ang imbitasyon po, kapag nakakaranas tayo ng kawasakan at mga paghihirap sa buhay natin, magandang tingnan yung ating mga sarili. Bukas pa ba ako na mapakinggan yung aking Panginoon? Bukas pa ba akong tinatanggap yung mensahe at pagbibigay ng aking Panginoon? Baka isinasarado ko na rin kasi yung aking sarili sa kanyang pagbibigay ng gabay. Kapag nakakaranas na tayo ng mga ganun at nakikita natin na talagang isinasarado natin yung ating mga buhay, buong pagpapakumbaba na lumapit tayo sa ating Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Panginoon, tulungan mo yung aking pagiging sarado. Bigyan mo ko ng grasya na maging bukas muli sa iyong pangungusap, maging bukas muli sa iyong mga mensahe upang tunay nating marinig kung ano ba yung dapat nating tahakin sa buhay na ito upang hindi tayo magkawatak-watak, hindi tayo mawasak at hindi tayo bumagsak. Tandaan po natin, ang tanging mga bagay na makapagbibigay ng kabuuan sa ating mga buhay, ang tanging bagay na magbibigay sa atin ng tamang direksyon, naririto na po ang salita ng Diyos. Naririto na po yung kanyang presensya sa Eucharistia. Patuloy nawa natin buksan yung ating mga sarili sa patuloy na pagbaba ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil alam ko naman po, ninanais din ng bawat isa sa atin na yung ating mga buhay mapuno ng pagpapala, yung ating mga buhay maging maayos at maging matagumpay. At sasabihin ko po sa inyo, hindi mangyayari iyong mga iyon kung unang-una sa lahat, sarado tayo sa ating Poong Hesus Nazareno. Hindi magkakaroon ng tagumpay at kaayusan yung buhay sa natin sa mundong ito kung mananatili tayong sarado sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, napapakinggan natin yung mensahe ng ating Panginoon. Ang kanyang imbitasyon na patuloy na maging bukas. Ang atin pong misyon,
katulad ng mga taong nagdala doon sa bingi at utal, nagdala papalapit sa ating poong Jesus Nazareno. Ganon din po yung gagawin natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya na nawawala sa mundong ito. Dadalhin po nawa natin sila sa harapan ng ating poong Jesus Nazareno. Tulungan po natin silang maging bukas. Tulungan nating mabuksan yung kanilang mga buhay sa pagdating ng ating poong Jesus Nazareno upang unti-unti nating mapagtagumpayan lahat ng gustong gumulo sa ating mga buhay. Upang unti-unti nating maayos at mapaganda yung ating mundo, kailangan po nating maging bukas sa paggabay at pagtulong ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya at ang ating dasal sa Biyernes na ito, poong Jesus Nazareno, tulungan mo po kaming maialis yung mga balakid para ikaw ay aming matanggap at mapakinggan ang iyong tinig. Panginoong Jesus Nazareno, sa aming pakikinig sa iyo, nawa yung aming mga buhay ay maging daan upang marinig din ng iba ang iyong mensahe, upang lahat kami ay makalakad sa maayos na paglalakbay sa buhay na ito, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningis na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop at magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-iibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kalitaasan, pinagpala-panirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kalitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasagita, sambahin sa amin at ang
Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo.
ng mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y bubulihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kanundan po ninyo itong kahilingan ko. Mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan ko kami, umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan ko nawa't gabayan ako. Sa katahamakan at tiyak na kamatayan, huwag ko ninyo kami pagpabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y tuturin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo, nang siyang simula ng panahon ng Kwaresma.
sa panahon ng Martes, February 13. Matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito na pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay na pagsasakripisyo sa kani-kanyang pamamaraan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, may huli po akong paalala at nais kong ipaalala itong huling sasabihin ko sa pamamagitan po ng isang kwento, maikli lang po. Minsan po sa seminaryo, kami ay may pupuntahang ordinasyon. At meron po akong isang kaklasing hindi nakasama, na iwanan po siya sa seminaryo. Nung pagbalik namin, tinanong namin siya, bakit hindi ka sumama? Bakit ka naiwan? Ang sabi niya, hindi niya raw narinig kung anong oras aalis. Hindi niya narinig kung anong oras aalis. Hindi siya nakinig dahil sinabi naman sa aming lahat kung anong oras aalis. Ang nangyari sa kanya, naiwan siya. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo pong lahat nais maisama ng ating poong Jesus Nazareno sa buhay na walang hanggan, sa isang magandang buhay, at hindi tayo maisasama ng Panginoon kung tayo ay hindi makikinig. Napakahalagang paalala po, patuloy na makinig at patuloy na sumunod sa mensahe ng ating poong Jesus Nazareno upang tunay niyang maakay tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Su Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinto ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong pinamatayan ay sa gisag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inunualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, arangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunualhati ka ka ba? Nakanta ka? Nakanta ka?